sa nakaraang kwento ng buhay ni Donna na ipinagpalit siya ni Alex dahil lamang na losyang ito. And I think to myself, what a wonderful world. Mahal, Donna, patawarin mo na ako. Sobrang pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko sa inyo ng ating anak. Miss na miss ko na kayo. Pagmamakaawa ni Alex sa dating asawa. Alex, huwag kang humingi ng tawad. Gusto ko ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang ating anak. Wala na akong galit sa iyo. Ang gusto ko lang ay maging malaya na. Wala nang sakit at problemang mararamdaman. Tugon ni Donna na kahit papaano ay may malasakit pa rin sa kanyang dating asawa. At wala nang nagawa pa si Alex. Habang nakatitig sa asawa ay sinabi niyang, "Napakabuti mo, Donna. Sana dumating ang araw na mabuo tayong muli. Aalis na ako. Mag-ingat kayo lagi ng aking anak. Mahal na mahal ko kayo." At yun na nga, umalis na si Alex. Habang naglalakad, ay walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Kinabukasan, nagbukas ng bagong branch ang naipatayong restaurant ni Donna. "Congrats anak! Sobrang proud kami ng daddy mo sa'yo. Kahit may pagsubok na dumating sa buhay mo, ay nakayanan mo. Thank you, Ma. Dahil sa inyo ito, kayo ang nagpalakas ng loob ko na kaya kong bumangon muli." At muling nagyakapan ang mag-ina. Masaya ang lahat at marami na agad customer sa kanyang bagong bukas na restaurant. At sobrang busy si Donna sa pag-a-assist sa mga customer. Meron na rin siyang mga empleyado. Hindi na niya kasi kayang mag-isa na lang dahil dinadagsa na siya ng mga tao. Meron na siyang magagaling na cook at mga masisipag na mga waiter. Naging magaan na ang lahat. Ganun lagi ang kanyang ginagawa. Papasok sa restaurant at uuwi ng bahay para makabanding ang kanyang anak. "O anak, bakit gising ka pa? Bakit ka umiiyak?" Gulat na tanong ni Donna sa kanyang anak. At bigla niya itong niyakap. "Mami, miss ko na po si Daddy. Kailan po tayo babalik sa kanya? Sobrang miss ko na po si Daddy." At sabay yakap kay Donna na ayaw tumigil sa pag-iyak. Masakit kay Donna na makita niyang umiiyak ang kanyang anak. "Tama na anak, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo, maaayos din ang lahat. Masasanay ka din. Diba, masaya ka naman nakasama mo ko? Sige na anak, matulog ka na. Bukas, maaga pa ako sa restaurant. Good night anak." At sabay halik sa pisngi ng anak. Kinabukasan, pumasok na sa restaurant si Donna. Nadat na niya ang mga empleyado ng restaurant na abala sa pagluluto at paglilinis ng mga kagamitan. "Good morning po, Ma'am Donna," sabi ng isang waiter na empleyado niya. "Good morning po sa lahat." At tumuloy na sa kanyang maliit na office sa restaurant. Dinadagsa naman ng mga tao ang restaurant ni Donna, kaya sobrang abala ang bawat isa. Sa mga nagdaang araw, ay tila may napansin si Donna sa isang customer sa kanilang restaurant ang palaging kumakain. Isang lalaking matipuno at may magandang mata na laging nakatitig sa kanya. Noong una, hindi ito pinansin ni Donna, pero halos araw-araw itong kumakain sa kanilang restaurant at araw-araw din itong nakatitig sa kanya na tila ba ay may gustong iparating sa kanya. Hindi napigilan ni Donna na magtanong sa isang waiter na kanyang empleyado. "Lino, halika dito sandali." "Ano po yon, ma'am?" "Kilala mo ba yung lalaki na yan?" "Bakit po, ma'am?" "Paano kasi? Naiilang ako
panay ang tingin. May masama ba sa itsura ko? O sa suot ko? Patanong ni Donna kay Lino. Ay naku ma'am, sobrang ganda niyo po. Kahit sinong lalaki ay talagang mapapatingin sa inyo. Sambit ni Lino. Ikaw talaga Lino, bolero ka? Natawang pagsabi ni Donna. Pero ma'am, nung nakaraang araw po, nilapitan po ako niyan at tinatanong ang pangalan ninyo. Mukhang nabighani po yata sa inyo ma'am. Ay naku Lino, wala na akong panahon sa ganyan. Ayoko nang maranasan yung mga pinagdaanan ko kay Alex. Sige na, balik ka na sa ginagawa mo. Okay po ma'am. At umalis na nga si Lino at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang si Donna ay panay ang sulyap sa lalaking kumakain na tila di naalis ang tingin nito kay Donna. Maya-maya pa ay hindi na nakapagtigil ang lalaki. Lumapit ito kay Donna at lakas loob na nagpakilala. Hi, kumusta ka? Ako pala si Bren, isang piloto. Nais ko sanang makipagkaibigan kung iyong mamarapatin magandang binibini. Hello po, sir. Ako po si Donna, ang may-ari ng restaurant na ito. Marami pong salamat dahil nagustuhan ninyo ang mga menu namin at napansin ko po na araw-araw kayong kumakain dito. Kaya nga eh, lahat ng menu ninyo ay masarap, sakto sa aking panlasa. Lalo na may nakikita kang magandang binibini. Kaya gaganahan ka talaga sa pagkain. Nung isang araw nga, kasama kong kumain dito ang mga staff ko po. At sinabi nila na pang-international daw ang lasa ng mga pagkain dito. Sambit ni Bren na may kasamang pagbibiro. Napatawa naman si Donna. Naku sir, palabiro pala kayo. Hayaan po ninyo, next time may free meal kayo sa akin, bungad ni Donna. Sige ba, hindi ko tatanggihan yan Donna. Masayang sagot ni Bren na parang nahuhulog na ang loob niya kay Donna. Okay, sige, aalis na ako. See you tomorrow, Donna. Nice meeting you. Sige po, Sir Bren. Ingat po, lumingon si Bren at may ngiti sa mga labi na halatang may saya sa kanyang puso. Si Alex naman ay nagsimulang magbagong buhay. Naghahanap-hanap ng bagong trabaho. Inayos niya ang kanyang sarili dahil gusto niyang patunayan kay Donna na kaya niyang magbago para sa kanya at sa kanilang anak. Dahil hindi nawawalan ng pag-asa si Alex na balang araw ay magkakabalikan silang mag-asawa. Kinabukasan, may tumawag na agency kay Alex na natanggap siya sa kanyang inaplayan. At dali-dali namang nagtungo ito sa opisina na yun. Good morning po, sir. Ako po si Alex, yung nag-apply sa inyo. Good morning sa'yo, Alex. Ako pala si Bren, ang may-ari ng kumpanyang ito. Ipinamana sa akin ng aking mga magulang, pero wala na sila. Isa akong piloto, pero hindi ko na masyadong maasikaso ang kumpanyang ito. Base sa dokumento na ipinasa mo dito, ay sakto ang lahat na hinahanap ko. Ang potential mo, ang kailangan ko para muling umusad ang kumpanyang ito. Gagawin kitang assistant manager ko para mas maging madali ang lahat. Lalo na kapag nasa biyahe ako, ikaw ang magsilbing papalit sa akin dito. Naku, Sir Bren, napakalaking tulong po ito sa akin. Napakaswerte ko naman po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi kayo magsisisi sa pagtanggap sa akin dito. Mas lalo kong pagbubutihin ang lahat para maibalik ko ang dating ako at mabuo ang pamilya ko. Well, that's good. So Alex, welcome to your new job. Good luck. Sige, mag-start ka na bukas. Thank you po, Sir Bren. Sobrang saya ni Alex. Walang humpay ang pasasalamat niya kay Bren. Nagbunga din ang kasipagan niya sa paghanap ng trabaho. Salamat po, Ama. Hindi ninyo ako pinabayaan sa kabila ng mga nagawa kong mga pagkakamali. At umuwi na nga si Alex na may galak sa kanyang puso na bagong pag-asa.
Ito na kaya ang panimulang pagbabago ni Alex para magkabalikan sila ni Donna? At ano kaya ang papel ni Bren sa buhay ni Donna? Abangan natin ang mga susunod na pangyayari sa kwentong Misis, ipinagpalit ng kanyang mister nang dahil lang nalo siyang ito